O yun mga katambay, New Year ngayon, tara, samahan niyo ako, libutin natin yung aming camp. Kung ano ang itsura ng camp ng mga nakatira sa desierto dito sa ibang bansa. Mga OFW na nakatira sa desierto. Tara, samahan niyo ako mga katambay. So yun, nandito ako ngayon sa labas ng aming room. So yan, titingnan ninyo yan. May mga number po yung mga room namin, bawat isa. Yan. So ang style po nito is mga ano siya, porta cabin. Kumbaga tawagin dito sa amin ay porta cabin. O mga cabin po siya, mga box na may mga nakatirang dalawang staff bawat isang kwarto. So ayan po, ayan ang itsura. Samahan nyo ako, ikutin natin, tingnan natin yung area. So ayan, may mga tao, may mga kasamahan ko na ano, na naglalakad-lakad din dito. Ayan po yung ano, ayan yung aming tindahan. Pasok tayo sa ano. Tingnan muna natin yung itsura ng mga ibang kwarto. Grabe. Laki ng pusa. Taba. Bali itong mga ano, mga halaman na to is tinanim na lang namin yan nung ginagawa itong aming camp. Tinanim yan ng paunti-unti. Yan, tignan nyo, lalaki na ng puno ngayon, oh. Sobrang laki na ng puno, ang tataas na. So kaya naging green area na siya dahil sa pagtanim. Tapos dito sa kabilang side naman na yan ay nagdadagdag na naman ng mga kwarto kasi marami, may mga parating na naman, di na kasi sa area, puno na yung doon sa kabila. So ikot tayo. Ito po yung tawag dito, mga kwarto lang ng mga staff. Yan, ikot tayo dito. Yan. Ito po yung daan. So nilagyan namin ng Happy New Year. Nilagyan namin ng interlock para hindi maputik pagka nag-uulan. So ang ulan pala dito mga katambay, ano lang, bihira lang sa isang taon. Sir, pag nag-ulan nga lang dahil sa hindi maganda ang drainage system, so yun, maputik. So ayan, kami na po ito, yung mga labor namin, sila po yung naglagay nitong nag-arrange ng mga interlock na to. Tapos ayan po yung mga ibang kwarto. Yan. Yan. So dali pa, ikot lang siya na naka-fence. Pero malaki po ito, ha. Hindi ito ano, dito maliit na area, marami. 1,000 po yung nakatira dito. Ngayon siguro nasa 1,500 kami rito. So ayan. Yun, hanggang doon. Ayan o, oh, naka-interlock lahat yan. So ayan, mga kwarto ng mga staff. Bali sa isang cabin, dalawang pinto yan. Bali apat sa isang pinto, dalawang staff. Sa kabila naman, dalawa rin. So bali apat na nakatira. May kasama, may bathroom na po yan. Attached bathroom na sa loob. Yan, medyo mahangin po ngayon. Ikot tayo. Tapos tingnan natin yung ang aming mess. Ang mess hall namin. Para po may idea lang kayo sa mga ano, tatrabaho ng mga OFW sa desierto. Kompleto po dito lahat. Libre lahat. Libre yung pagkain, may tagalaba, tagaluto, tagalanja, may tagalinis ng kwarto, lahat libre. So ang gagawin mo lang is magtatrabaho ka lang, papasok sa umaga. Pagdating sa opisina, may taga-timpla ng kape. Ganun po yung sistema. So yan, ikot tayo dito sa kabila. Ayan.
tingnan nyo lahat naka ano siya, naka tiles interlock. Yan po yan. So ganyan ang buhay ng OFW. Hindi po pare-pareho ha, yung mga nasa bayan mas maganda ang tinitirhan nila kaysa dito sa amin. So ayan po yung aming tawag dito. Tingnan natin kung ano nasa loob. Wala, ano pa natin ngayon, sarado pa, hindi pa oras ng pagkain. So ayan po ang ating senior mess. So gawin natin, tutupo na lang tayo ng kape. Ay, ang dilim. Yan. Walang katao-tao. So ganito po ang tsura niya. Ayan. So maraming tao pagka oras ng kain. So wala pa rin, walang ano. Ayun, saglit lang. Walang kape, walang ano. Sorry. Wala pa sila. Nakape sana ako. So ayan po, ganyan ang itsura ng aming mess. Ayan. Tapos sa loob ng mess, meron ding ayan, may bathroom. So ayan, dyan po ang loob. Labas tayo, mga katambay. Yung buong compound nakaikot, nakaano, naka-fence. Bawat camp merong ano, merong fence. So ayan, so ayan, oh, naka interlock pa rin. Ayan, may ano po yan dito, ah, mayroon din kaming sariling clinic para sa mga pasyente kung may mga sakit yung mga tao. So doon po sa dulo yung ano po yun, tawag dito, na labor camp na po yung nandyan, na mga labor yung nasa kabila. Ganon din, kaya lang sa kanila yung kwarto nila is 3 hanggang 4 na tao sa isang room. Yun yung tawag dito, yun yung inilagay sa kanila. Sa isang kwarto, 4 na tao. So dyan po sila, doon po sila sa dulo, sa likod. Ayan po yung labor mess sa kabila ng staff mess. So ganyan po yung style nila. Tapos nandito yung mga ibang staff room. Tapos meron kaming badminton area dito. May gym doon sa dulo. Yun, gym yun, yung dalawang cabin na yan, gym. So yan, yan, gym po yan, staff gym. Tapos merong recreation room doon. Tapos yung iba pong amenities nasa labas. So yan. So yan po, ganyan po yung ano namin dito, ang aming buhay dito sa loob ng camp ng isang OFW sa disyerto. Yan. So yan, ganyan po mga katambay, ganyan ang aming buhay dito sa disyerto. Ayan o. Tingnan natin yung labas ng camp. Kung anong itsura doon sa labas ng gate ng ating camp, mga katambay. Labas tayo para makita natin yung ano, labas, yung aming maliit na hawla. Yan, nandito yung mga ano, dito yung aming mga sasakyan, lahat naka ano, nakaparada pagka walang trabaho. So yan, ito po yung labas. Yan. So malawak po yan hanggang doon sa dulo. Yan, yan yung mga bus namin. So yan yun, hanggang sa nakikita nyo na yung mga ipakot doon sa dulo. Doon po, doon sa dulong-dulong na yun. Yan, hanggang doon. Yan po yung sakop, tapos papunta rito sa kabila.
yun, doon sa dulo na yun na may puno na rin, yung nakikita nyo na yun. Ayan. So yan, ayan yung labas ng aming bakod. Ayan, ganito ang itsura. Ayan, pagka ganito walang pasok, may mga naglalaro ng cricket sa mga ano, ibang lahi. Doon meron kaming cricket field doon na pinagawa. So medyo makayang malam dito nakarin, pero yun, may mga naglalaro nga doon sa dulo. Yun, andun yung aming mga ano, mga kasamahan niya. Medyo malayo na. Ayan o, dyan yung cricket field. Ayan. Ano dyan, may mga staff, may mga labor, may mga team sila, naglalaro. Minsan, ano, every Friday, naglalaro sila. Yan po yung kanilang pinakasikat na, ano, nalaro, yung cricket. Cricket. So, ayan, mga katambay, yan lang ang aming, aming camp. So, malaki siya. Ano, marami ding mas malalaki pa rito ng kampo, yung mga talagang malalaking kumpanya. So yung sa amin is medyo malaki na rin, dahil isa na kami sa mga pinakamalaking contractor ng government dito. So ayan mga katambay, medyo ano na, malakas na yung hangin. So ayan o, malakas yung hangin. So ayan na. Ayan ba, nakita niyo yung aming munting tahanan dito sa loob ng disyerto. So ayan, ganyan lang ang itsura. Pero okay naman kami rito, safe na safe naman kami lahat. Happy New Year po sa lahat ng ating mga kabayan, mga katambay, mga OFW. Happy New Year po sa inyong lahat. At welcome sa 2024. Bye-bye.